Oh, diba? I'm sure hindi lang si Kiko ang nabilib kay Mother Dao, kundi lahat tayo mga kamags. Ngayon naman, ipapakita namin ni Kiko ang isa pang must-visited na destination na tunay ngang ipinagmamalaki ng Puerto Princesa City. Pag sinabi nga natin Puerto Princesa Palawan, syempre sikat dyan ang iba't ibang tourist destination. Pero maliban dyan, may mga bago tayong pwedeng pasalan dito. Tama ba, Tita Kim? Tamang-tama ka dyan. Maraming pwedeng puntahan dito sa Palawan dahil bukod sa mga tourist attraction, ay isa rin sa mga dapat ninyo tuklasin dito ay ang ating agrikultura. Which is patuloy na ini-improve ng ating mga Palawenyo para mas makilala rin ang Palawan, hindi lang sa mga tourist attraction, kundi pati na rin sa mga ganitong klaseng field. Yes, kaya't kung anong kakaiba sa agrikultura dito sa Puerto Princesa, Palawan, yan ang ating tutuklasin kasama si Tita Kim. Mag-tour muna tayo. The waterless system, ito yung, this is 1 meter deep na sawdust bed at saka meron siyang rice hull charcoal. Tita Kim, anong napansin mo sa ating baboyan? Hindi siya ganun kaamoy, no? At saka nag-i-enjoy mga kids. Masaya sila. Oh, yan, masaya sila nakikita ka nila. Masaya sila. Kasi pinto rin daw. Oo nga. Perfect sila mang pig yun. Pero hindi ako bagay dyan. Nakamayayag naman akong pig, di ba? Pero maganda, hindi siya maamoy, hindi siya makalat. Yan ang uso ngayon sa pagbababuyan ng waterless system. At syempre, alam mo si Taking, after kasi ma-harvest yung baboy, tama po, no? Pwede rin gamitin as fertilizer yung kanyang. Yes. Yeah. Oo. At syempre, pag happy ang pig, mas masarap ang karne ng pig. Talagang nag-mistulang zoomestic ang Aloha Farms dahil sa alaga nilang hayop na domesticated. Mamitas naman tayo sa kanilang kakaibang hardin. Dito, we are on top of the dormitory. Kung gusto ninyo ng urban farming, this is an example of urban farming. Rooftop gardening. So sabihin ninyo na wala kayong area, you can actually do it on your rooftop. Ayun! Oh, di ba? Dragon fruit! Isa nga sa masasabi nating in demand at medyo pricey na prutas sa market. Ayan, ang dragon fruit. Sosyal. Ito naman sa akin, o. Oh. Dali lang, di ba? Yan, bukod sa mahal siya, oh, okay naman kahit mahal kasi healthy tsaka organic pa yung pagkakagawa nila dito. You want? Alam nyo to? Goto Cola. Ano, pang memory? Ito yung Goto Cola. Matitakin, dabihan natin ang pagkuhan itong Gota Cola. Huwag masyado. Aba, baka ayaw mo lang matulog. Aba, kasi nakakapagpagising ko. Wow, nakakapagpagising ng diwa. Oo, so kung ayaw matulog, dabihan natin. Ah, hindi. Gusto ko pa matulog. Baka di na ako magising. Tingnan mo nga naman ang bunga ng all-organic na pamumuhay ng pamilya ni Nanay Nars. Nakakatipid na nga sa mga gastusin, healthy pa ang bawat isa. After natin ma-harvest, ito na yung nangyayari ha, ng ating ano. So, naalala niyo yung ano, butterfly pea. Ito yung tinatawag na pansit-pansitan. Damo din yan. Ito siya watercress. So, yan siya. Ang taste niya is parang peppery. Parang medyo may pagkaanghang-anghang. And of course, you have this grated cucumber. And then this is our tomatoes. And then you can add a little bit of the onions. And then, itong Goto Cola, itong actually, akala natin bulaklak lang itong ano na ito, bugandela na yan. But this is edible. Yes. And also this one, this flower, edible din siya. Pwede mo siyang lagyan. And the leaves actually is very nutritious. Leaf din yan ng marigold. Saan naman ang merienda natin? All natural, all organic. Yeah, all organic, organic, no organic. Panic. Gano'n ah. Panalo. Masama na yung budin eh. Matamis pong nasi. Mara!
Maraming mabuting hatid ang makabagong teknolohiya sa ating buhay. Pero kagaya ng mga kapamilya natin dito sa Puerto Princesa, huwag pa rin nating kalimutan ang simple at all organic na pamumuhay. Isang practice ng ating mga ninuno na sadyang naging dahilan kung bakit sila namuhay ng mas mahaba pa sa isang dekada. Ilan pang inspiring na kwento sa pagbabalik ng MagTV na atin to!